Special episode and edition of PIA and PPNP Press Corps of Dolina now, and we will allow her, si ma'am, no, to introduce herself. Yes, ma'am, she's the one who claimed na nabayaran, planong bayaran to execute an affidavit against PRRD. Ma'am, please introduce her for season. Good morning. Ako si Guilhermina Arcelias. At ako yung pinuntahan nila para mag-reveal regarding sa pagpanira sa ating kay PRRD. Actually, before no, siguro mga 2015 pa, nag-support dito kay Presidente Duterte. But, excuse me, can you say Tagalog, ma'am? Kayo ba may yes po? Noong 2015, talagang sumusuport ako kay Presidente Duterte. Kaso merong mga pangyayari, no, na merong isang pinalapit ko sa kanya, actually hindi sa akin, na nasaktan kasi ako at napahiya ako. Kaya yun ang mga dahilan kung bakit sumuporta ako sa Liberal Party. At isa pa, malaking influensya din yung family ko. Pagkatapos po noon, nung election, no, nakita ko po kasi, I admit na para akong kung sa Tagalog pa is, mabilis ang pera. Meron kasi nagsabi sa akin, magsalita pa lang ng hindi maganda parte kay Presidente Duterte para manalo. Mabilis ang pera. So, maraming nagpapadala ng pera, no? Para lang magsabi ako na kung ano nung paninira sa kay PRRD. And then, after election, marami akong pagtatampo rin, no, yung sinabi ko kanina. And after nung election, ganun pa rin, no? Kasi ang gusto kong marinig sa kanila is yung sabihin nila sa akin na regarding sa AJK. But sabi nila, ngayon na nakaupo si PRRD, wala na daw silang power. So, after nun, no, marami silang inuuto sa akin na ipashare kasi mas mapapaniwalaan daw ako kasi andito ako sa Davao at saka isa pa, related ako sa isang city councilor. Pwede hindi ko na muna ipangalan. No? Related ako sa isang city councilor at nakita nila na meron akong number ni Sir Bongo. At saka malaking influensya rin yung family ko kasi meron akong mga ilan sa mga relative ko is running under Liberal Party din. I admit na hindi naman maganda yung ano ko talaga record ko, no, kasi actually ngayon may text nga si Senator Trillanes sa akin. Mamaya ipapalabas ko, no, na tinatakot nila ako. But noong July, meron kasi akong picture na sagap sa Google na nandun si Presidente Duterte at saka si Bong na meron siyang dalang baril. So, finorward ko sa kanila, by Mayra Cateneo, sinabi niya sa akin, sabihin mo na nawitnessan mo yan. Tapos, maghahanap tayo na kasi kailangan talaga mapababa si Presidente Duterte dahil ang words talaga nila is walang power. Actually, yung si Mayra Cateneo, for how many times, talagang nagpapadala talaga siya ng pera. So, tao lang rin ako, kanang yung sa Bisaya pa, bubuy-bugoy po ko. Kanang, I was a black sheep of my family, no? Mga mo rin pang black sheep, pang panakot sa ko, sa akin ngayon ni Father Alino, na hindi ka papaniwalaan kasi dahil sa record mo. So, ang sagot ko naman sa kanya, kung ganun talaga yung record namin, ganun din ang record ni Montabato, ganun din ang record ni Las Cañas, bakit ka lumapit sa amin? Kaya mo kami nilapitan dahil inisip mo, madali lang kaming makuha sa pera. So after nun, itong si Father Alejo nag-contact sa akin dahil lahat naman ng kasama ko sa Liberal Party na supporters may number sa akin. Tumawag si Father Alejo, ang sabi niya talaga sa akin, na mas kumbinsido ako dahil sa related ako sa isang city councilor dito sa Davao dahil makita nila sa Facebook ko na may mga picture ako kasama ko si city councilor.
So, naghahanap sila na mas credible pa na makakasira talaga sa ating presidente. So, after noon, September noon siya, no, September, tumawag to si Father Alino sa akin. I-deny niya man kung hindi, no, kaya meron silang mga text na matatalo daw ako dahil ako, bad record sila, mga Ateneans, mga professional. So, sabi ko, okay lang, as long as I reveal the truth. So, pagdating po doon, no, sa pagtawag niya sa akin, sabi niya, pupunta kami dyan, ito yung sasabihin mo. So, every time na meron silang ipagawa sa akin, talagang sila sa itong sabihin mo, mag-text ka sa akin ng ganito-ganyan, i-forward mo sa akin para kung hindi kayo babaliktad. So, pagkatapos noon sa aming usapan, no, nilang Father Alino, na-meet ko to, ito si Father Alino, si Attorney Sapio, si Junel, sila po ang nakipag-usap sa akin regarding na mag-witness ako sa ating presidente. Openly, sinabi nila sa akin na bulag na daw ang tao, hindi na masira si Duterte, si Presidente Duterte sa IGK. So, ang inisip nila is ang illegal drugs naman daw po. So, nung time na yon, na-curious ako kasi inaamin ko, no, hindi ko naman sinabing magandang record ko. Talagang, after noon talaga, binabaan ako ni Father Alino ng na may sobre na 20,000 doon sa upuan ko. So, ako naman, nadala naman ako kasi medyo notorious din. So, sinakyan ko na lang rin kasi kada ano salita, pera, tapos minsan nilalagay pa sa, ano, sa yung mga tissue kung saan kami kumakain. So, noong September, tapos October, pagka November, bumalik pa rin si Father Alejo sa amin, sa bahay namin, binigyan na naman ako ng pera. Noong November kasi, ganito po yung nangyari doon. Ang gusto mangyari ni Senator Trillanes, tatawag ako sa kanya, ito ang sasabihin mo, i-record ko sa CC. Yun din ang ginagawa niya kay Mutabato at sa kay Trillanes para daw walang ligtas. So every time na, no, ito ha, tatawag ako sa'yo, ito ang sasabihin mo, ganito, ganyan, ganyan, tatawag ako ulit. So nire-record nila sa audio kung ano yung pinagsasabi namin. Kaya para matakot kami na bumaligtad daw. So at that time, doon ay nag-first na meron silang pinadala sa akin na draft na affidavit. Nung time na yun, nasyak ako sa affidavit kasi una-una, yung may relasyon daw yung ano ko, yung si City Councilor at saka si BR Arday. And then ang worst is nakita ko na mayroong drugs na ini-involve nila si Presidente Duterte. So, nagtanong ako, bakit may drugs? Kasi nga daw, hindi na daw maniniwala ang tao sa IGK. So, dapat yung drugs naman. First drug, sabi niya, ito ay papasa ko sa'yo, mamaya na, ipapa-approve ko muna kay Senator Trillanes at saka kay Senator De Lima. Tapos pangalawa, hindi, uulitin ko na naman, second draft na naman, hanggang nag-third draft, fourth draft, and then nag-decide sila na pumunta daw ako ng Maynila. Nandito yung mga forward sa akin, ng mga yung mga, yung back and forth na mga, yung pamasahe, papuntang Manila, at saka yung ticket ko na noong December, yung pagpunta ko ng Manila rin. Pagdating doon sa Manila, doon sa may forum, no, nakita ko to si Las Cañas. Sa kanilang forum, makikita mo sa aming pag-uusap, never sila nagsalita na mga ano, kung sabi nila, hanapan natin ng paraan na bumagsak yan. Actually, may text pa nga si Attorney Sabio nga, yung ano mo nga, yung testimonyo, buhagsak mo, in Bisaya pa, buhagsak lagi na si Presidente Duterte, anak. So, katong time na to, nakuyawan ako kay kanang nakasabot niya kung libel mo kanang kuhan, forgery. So, nangita kong paagi, kay di mang po nila, ayaw nila akong pauwiin dito sa Mindanao. So, mahanap ako ng paraan, sabi ko, bago ko yan pirmahan, bago ko yan, ano, uwi muna ako dahil gusto ko, kasama ko yung mga kasamahan ko, which is wala naman akong kasamahan. At ang reasons kung bakit pumasok ako sa kanila, dahil gusto kong malaman kung ano talaga ang meron sa grupo ni Senator Trillanes. So pagdating doon sa noong December, andun ako, pinatira nila ako sa isang kumbento sa Madre, sa May Makati, sa Canusian Sister. Bago nila ako pinadala doon, kinausap nila ako, huwag kang makikipag-usap. Pagdating mo doon, ito ang sasabihin mo sa kanila.
So, pag-abot dito, si, yun na lang ang sinasabi ko kasi kada salita, ganun eh, kada salita, ganun. So, tao lang tayo, minsan, sige maglaro. Sa isip ko lang, sige maglaro tayo. So, after ng Canosian kasi, nung nalaman nila na meron akong kinakausap na isang madre doon, natatakot sila na makipag-usap ako doon sa ibang madre. So, nilipat naman nila ako doon sa Holy Spirit na ano na kumbento. So doon, binawala talaga akong makipag-usap na kahit kanino. Merong conference room doon na every time na mag-discuss kami sa regarding sa yung sa ano namin sa affidavit, doon kami sa conference room doon sa Holy Spirit doon sa may Betego, merong eskwelahan doon na at the same time nandoon merong kumbento doon ng mga madre. So yung affidavit namin umabot ng ilang draft kasi pinapacheck pa ni Attorney Sabio doon kay Senator Trillanes at kay Ma'am Dilima kung ito okay ba ito o ano pa ang idadagdag. So at the time kasi, December 6 kasi ako pumunta doon, bumalik na no, actually bumalik na ako doon. December 4 noon, meron, na-meet ko yung mga tao na na-forward ko na matulungan sa office ni President PRRD. So, yumakap sila sa akin, sabi niya, alam mo ma'am, natulungan talaga kami at yung mga anak ng kapatid ko nandun sa condition niya at napakaganda ng mga sitwasyon. So, parang akong nakonsensya. Sabi ko nga sa sarili ko, wala pa akong ginawang mabuti sa buhay ko. Pero for the first time lang sana, makagawa lang naman sana ako at may pagmalaki ako ng aking mga anak. So, atong December, no, actually December 23 na lang dito, December 23 talaga ako nakaalis kasi talagang pinipigilan nila ako yan, pirmahan mo yan kasi ganito ganyan. So, humahanap ako lahat ng excuse ko na hindi ko siya mapirmahan kasi pag nakita niyo po ang affidavit na nandito po sa akin, na pinorward ni Attorney Jude Sabio sa mismong email ad niya, ang daming kasinungalingan. At saka, masyado na rin nakakatakot. So, pagkatapos noon, meron pa mga advice sa mga biyanan ko at saka yung mga close friend ko from dirirapod sa Davao na huwag kang magpapadala. Isipin mo na lang kung gaano ka bait yung ating presidente. So, after noon, sabi ko, sige lang kasi, actually, nag-expire rin kami sa kabila. Sabi ko, at the right time, gusto ko, makahanap lang ako ng ebidensya. Mag-judge lang kayo kung napirmahan ko yung affidavit. Pero never kong pinirmahan ang affidavit. At gusto ko rin, dumating ang time, na isiwalat ko ito. Kasi, kahit sino, yung maano talaga matempt sa kanila. Kasi napakabilis ng pera sa kanila eh. Lalo na pag sabihin mo na, actually, hindi mo sasabihin. Sabihin nila, itong sasabihin mo ganito, ganyan. I-chat mo sa akin para i-ano ko. Or, yun na yun ang ginagawa. Hindi lang ako. Actually, marami kami. So, noong December talaga, para akong nakapag-isip, sabi ko, kasi parang natakot na nila ako, ganyan, ayaw mo ito pirman. Pagdating mo ng Davao, ganito, ganyan. Kung babaliktad ka kay Presidente Duterte, ipapapatay ka pa rin. Sabi ko naman sa kanila, imposible naman siguro yun kung magsabi ka ng totoo. At saka, sa yung time na nakakasalamuha ko si Presidente Duterte, hindi naman siguro siya ganun. At saka, at the time pa rin, marami pa rin silang mga, marami kasi akong picture together with PRRD. Kinuha rin yun nila sa gallery ko. Pina-upload yun nila, yung mga picture na yun. Kaya sabi nga nila sa akin, mas kumbinsido ka kasi na maging witness kasi una-una, babae ka. Tapos, wag na muna tayong focus na masyado doon sa patayan dahil ang gusto nila is sa drugs. At ang plano nila na lalantad ako is sa international court sa ICC. So sabi nila sa akin, katulad ng inano nila kay Las Cañas, kung makaupo kami ng Senado, 500,000. Pag makarating na doon sa ICC, another 500,000. Ang sa akin kasi, hindi kasi ako talaga nagkalusot kasi ayaw ko talaga pirmahan. Sabi ko nga sa kanila, pag pinirmahan ko ito, patay ako kasi hindi naman totoo. At saka baka makulong ako. Unlike sa kay Las Cañas, talagang sign talaga siya agad pero ako, hindi talaga ako nag-sign.
Minsan nga nagbiro ako, akin na muna yung pera, tapos bago ako mag-sign. Pero yung plano ko talaga, alam ko nung hindi nila ibibigay eh. Kasi ang gusto nila, mag-sign muna ako sa affidavit bago nila ibigay yung pera. So, nung December, nagka-talo-talo na kami kasi pinadalhan pa ako ng 35,000 through sa Lewiller, M. Lewiller, no? Eh para daw na ilipat daw ako doon sa ano, sa Cagayan. Kasi daw, ilalabas na daw nila ako through international media. At doon daw ako interviewin sa Cagayan. So, nakaramdam rin ako ng takot. Sabi ko nga, at the time kasi, nag-start kami ng negosyo. Tapos, maganda yung takbo ka pala kung nasa yung patalagang pinaghirapan mo. And I admit ako kasi, kaya ako nilapitan nila. Katulad sa amin ni Edgar Montabato at sa kanila sa kanya, yun lang naman ang nalalapitan nila, yung mga madaling maano sa pera. At inaamin ko yun. Dahil talagang pag pera, oh, sige, ganun. Hindi ko naman hiningi eh. Actually, hindi ko hiningi. Sila ang nag-offer sa akin. Ito ang sasabihin mo, i-chat mo sa akin, tapos ano, papadalan kita ng pera. So, dahil din sa sama ng loob ko kay BRD, kaya nagawa ko rin yun. Pero nanaig pa rin na one time lang yun na hindi na ibigay ni PRRD, pero marami pa rin akong na-endorse, na marami pa rin siyang natulungan. So, doon akong na-consensya. At nung start nung January, naghahanap ako ng paraan kung paano mabunyag ito. Kasi sa family ng mga Arcelias, which is mga loyal Duterte supporters, talagang pinag-advise nila sa akin kung gaano kabuti ang ating presidente. So, sabi nila sa akin, pag-isipan ko at maghanap kami ng right timing kung saan ako lalantad. So, doon yung time na yun, napili ko talaga yung sa Brigada kasi yun ang favorite na station ng husband ko. Actually, tatlo sila. So, ang naisip ko lang na napili yung Brigada under June Digamon. Okay, so we have a lot of clarifications and questions sa inyong pag-raise. First to ask is Ms. Maria. Ma'am, Maria Fernandez, PTV4. Kung pwede namin malaman kung ano yung dahilan ng galit mo kay PRRD dati? Ayun po kasi meron akong pinalapit. Hindi sa actually sa akin, yung sa hospital bill yun ng isang kaibigan ko at saka yung mga naloko sa swindling na pinalapit ko tapos na promisa, natulungan. Pero dahil yun pala sa election, no? Kasi maraming nangulit yun sa kanya na tumakbo, kaya hindi kami na-entertain. Pero one time lang yun, marami pa rin akong na-endorse na marami na rin siyang natulungan. Yun lang kasi nahiya ako. Yun ang rason kung bakit pumalis ako ng SASA dahil napahiya talaga ako. Yun po. Ano pang dahil lang? Bakit kayo yung kinukulit ng MP members at yung Senator Trillanes na tumistigo laban kay PRR? Sabi kasi nila, dahil sa connection ko sa isang city councilor dito, at saka yung mga picture ko kasi nakasama ko si city councilor, tapos may picture ako nakasama si Presidente Duterte, at saka yung mga sinasamahan kong tao sa kanya na para lumapit. So sabi sa kanila, mas maganda daw kung ako, lalo na kung ang drugs ang hindihin sa kay PRRD, baka mas maniwala ang mga tao kasi kung EGT daw, wala nang effect sa mga tao. Long last na lang po, yung affidavit na pinapipirmahan sa inyo, pwede namin malaman kung anong detalye niyo. Doon sa affidavit ko, actually na-shock ako, nandoon yung involvement ni Presidente Duterte sa drugs. Yung sa drugs, yung daw may pinatay na nakita ko mismo, which is actually yung picture na yun, nakita ko lang yun sa Google at saka pinag-forward ko nung time ng eleksyon. Tapos ang gusto nila, ipalabas ko na nakita ko yun mismo, tapos isasama ko daw si Pilar Braga, ganito ganyan. Kaya yun ang reasons na nakapila ko ng pagdadalawang isip. May ano to, may copy ka ng affidavit? Andito po, dito po sa email ko, from Jude Sabio talaga sa email ad niya na pinoward sa akin. Actually, umabot po ng 15 draft. Ma'am, pwede malaman kung magkano yung offer nila sa inyo? At saka, bali magkano lahat yung natanggap? Kung bibilangin ko lang, pwede pa nung ano yung bago pa mag-election? Oo. Ano yun, mayroong tag 20,
20,000, sunod na 20,000, tapos 30,000, tapos pagpasok naman itong magtistigo, si Father Alejo, iniwanan ako ng 20,000 sa upuan namin, tapos yun pang naka-insert na 20,000 sa yung sa tissue, sa doon sa kinainan namin, tapos nung mga pinadala nito, actually yung iba hindi pinadala kasi pumupunta siya sa akin ng personal. Binibigay niya sa akin, so kung bibilangin ko yun, umabot talaga yun ng lahat-lahat ng 300,000. Ayong offer po sa akin, sabi niya. Kasi nagdadalawang isip na sila sa akin. Actually, nag-aaway na kami. Tinatawag nila akong spy, tapos ano daw yun. Nagpupunwari lang kasi, bakit ayaw ko daw pirmahan yung affidavit. Sabi niya, ang 500,000 pagkukuha mo sa Senado. At another 500,000 pag nakarating na sa international, sa ICC, at International Crime of Court. Gusto talaga nila akong isabay noong January, pero sabi ko nga, dapat kung, actually talagang ginawa ko yun, dapat bago nyo ako palisin, kasama ko yung 20 katao at pagbibigyan nyo sila ng 50 mili isa-isa. Pero parang napansin nila na parang nag-aalibay na lang daw ako kasi bakit ayaw ko pirmahan. Kasi nga, dahil sa kuntin sa abidabit na nakakatakot na at saka delikado, kaya ayaw ko nang pumirma. Mamatay ba nagkakausap kayo ni Lascanias Mutabato? Yung si Mutabato, doon kami nag-usap sa My Canosian Sisters kasi nasa taas ako, tapos doon siya mayroon siyang ground doon siya pinapunta kasi noon, nung time na yon uoperahan siya. So, nag-hire sila ng doktor na doon sa Canosian na kumbento, doon siya uoperahan. So, ang sabi niya talaga sa akin na okay daw siya doon kasi mayroon silang allowance na 30,000 sa isang buwan. So, nanahimik lang ako sa sabi ko, mag-observe lang talaga ako nito. Kaya nung time na meron ng affidavit at nakita ko yung content at saka nakakaintindi naman ako ng kaso, doon na ayaw ko na, lalo na kung meron ng talagang affidavit at saka puros pa kasi numalingan. Ma'am Grace, paano ka paniniwalaan namin at yung mga tao? Andito yung affidavit ko, no? Tapos na-forward ko rin sa brigada yung mga conversation namin nila Jun Sabio at saka yung picture namin nung conference kami together with Father Alejo, Attorney Jun Sabio. Actually, na-post na yun sa brigada page. Yung lahat-lahat na yun, na-post na yun sa brigada page. May number ka ni Father Alejo? Ha? May number ka ni Father Alejo? Oh, meron, meron. Sige. Paano kayo nagkakilala niya ano ma'am, Father Alejo? Dahil din kasi LT rin siya eh. So, close siya kay Secretary De Lima. Ma'am, sino yung nakikita o yung lament mo nung doon ka sa Sip Manila? Anong December, andun si Senator Trillanes. Tapos nung time na ngayon, andun si Ma'am De Lima. Natatawa nga siya kung binasa niya yung affidavit ko. Kaya nung time na yun, marami rin akong inalibay sa kanila. Sabi ko nga sa kanila, uwi muna ako ng Mindanao. Pagbalik ko, saka ko pipirmahan yung affidavit. May sinabi ko sa yung sabi niya sa akin na, huwag kang mag-alala dahil yun nga daw, hindi ako papabayaan. Nakita ko na maraming pera dito, so, akong bahala sa iyo. Yun sabi niya, akong bahala sa iyo. Kita mo si Mutabato, di, maganda yung buhay dahil nasa amin. Pero ang kinakatungkutan ko na lang talaga kasi yung content ng affidavit, kaya umatras na ako noong bandang December. Ano ang content ng affidavit niyo sa drugs? Yung shipment ni Paolo, ni Vice Mayor Paolo Duterte sa Sasa Port, at saka yung shipment ng cocaine ni PRRD doon sa Panabo at saka sa Sasa Port. So yun doon, pagkabasa mo sa nila yan ba, anong reaction ka? Natakot na ako, sabi ko nga, actually sabi ko na, bakit ganito? Grabe naman to. Sabi ko kay Sabio kasi nag-meet kami doon sa Holy Spirit. Sabi niya sa akin, sabihin mo lang yan kasi
para daw yan sa ano, at saka pag once na si Pipilini ang makaupo, babalik tayo, babalik ang power sa Liberal Party at kaming bahala sa iyo. Anong time kasi nung ano ngayon, no, si pwede hindi ko min siya i-mention si, yung city councilor. Binigyan din kasi ako ng number niya doon dati ni city councilor, ng number ni Christopher Bongo. So kung meron akong mga kailangan, nagte-text ako. So ang sinabi nila na mas sabi, hindi talaga ako as in close talaga, kundi ang gusto lang nila na meron daw silang proof na close ako kay Presidente Duterte kasi may picture kami na kaming dalawa. Awis is ngayon, dala ko rin. Pero mga ito, hindi talaga kayo close si President? Hindi talaga. So, nagkukontak lang ako kay Sir Bongo. At saka dati rin, yung nag-usap kami sa After Dark, nagbibiruan rin, yun lang. Pero yun ang kinukumbinsi nila sa akin kasi nakita nila yung picture together with Piara. Noong nagkausap kami ni Father Bert Alejo, sabi niya, ikaw daw yun ang personal na kumunta sa hindi talaga yung totoo. Kasi actually, siya ang tumawag sa akin. Inuntap niya yung isang taong malapit sa akin para makuha yung number ko. Kasi umunta siya ng Cebu sa ombudsman. Kasi sabi niya, naghahanap siya ng witness na para maus ang Presidente Duterte. Yun ang sabi ni Father Alejo. So, ginarant ko lang rin, no? At least, sabi ko nga, tinagot nila ako, at least, dito yung text, no, ni Senator Trillanes gamit yung manuling Junel na nagsabi ka na, ano, na binayaran ka namin. Tapos, meron na, kasi, during the time nandun ako sa Manila, habang, kung ano yung gusto nilang ipakausap sa akin, andyan ako sa harapan, nag-uusap kami sa phone, tapos nire-record nila yung anong sinasabi namin, including Las Cañas at saka si Motabato. Ay para daw kung magbaliktad daw kami, yun daw yung paglalaban nila sa amin. Pero sa isip ko, wala, hindi pa naman ako nakapirma ng affidavit eh. So, kaya nung January, nag-isip ako ulit na ako binabash sa group namin sa Liberal Party. Naghanap ako ng advice na ito ba, hindi ako delikado dito kasi ganito ganyan. So may nag-advise, hindi mo naman napirmahan yung ano eh, hindi mo napirmahan yung affidavit eh. So pwede pa yun. Kahit na yan ano sila, sabihin mo kung anong totoo. So ito, sinabi ko lang po ito, para po malaman ng karamihan kung ano po ang totoo ng mga ginagawa nitong kampo ni Senator Trillanes at saka ni Ma'am Lima. Mabuti na malaman kung ano yung trabaho niya. Actually, ma'am, dati, yung sa Girodian Transport, no, hindi naman talaga ako nag-finance doon, pero dati talaga, kami yung, ako yung nag-handle, so by porsyento. So, mahilig kami doon dati sa, ano, si Easy Money, kasi ito pa lang si Father Aleo, lahat ng mga gusto nilang itistigo, tinitingnan nila yung background, sabi, siguro, sa isip nila, no, ako, si Motabato, si Las Cañas, madali lang nilang makumbinse kasi alam nila na mahilig kami sa ano sa yung sa Easy Money. Yun ang sinabi nila sa akin. Sabi niya, dito ka sa amin, maganda yung buhay mo. So ako na-witness ko talaga na napakabilis ng pera. Hindi ka manhingi, papadalhan ka tapos puntahan ka sa bahay, bibigyan ka na naman ulit. Ma'am, after sa revelation mo, may sino nagbibigay ng protection sa inyo at meron mo na bang tumatawag pang mga kanya? Gossip ka o protection sa akin? Wala pa, ma'am. Ang sa akin lang is malaman na lang po ng buong Pilipino kasi yung isa na natulungan ni Presidente Duterte no, na yung mga anak na namatay na nasa foundation niya, nagsabi talaga na huwag mong gagawin yan dahil alam mo sa totoo lang, matindi ang pagtulong ni Presidente Duterte sa aking mga pamangkin. So, isabi mo yung totoo at saka based sa mga kasama ko sa Liberal Party, every month daw, lagi na daw sila pupunta ng ICC at saka by May daw, mai-impeach na daw talaga ang Presidente Duterte. So, sa aking family, sa side ng ano ko, ng husband ko, sila talaga nagsabi sa akin na ilabas mo na kung ano yung totoo. Ano yung, sino si
Sa ano po sa group chat? Sa LP, LP. Ah, sa LP. Actually, yung hindi sila nagdadala ng mga tunay nilang mga pangalan, pero kilala ko ang mga real name nila, who is behind of that group. And even Father Alejo, meron siyang troll account. Para lang i-ano doon sa taong ito, mag-promote sa yung tinatawag nila na People's Power na pinagpandingan nila ngayon, which is pinorward ko rin sa brigada, yung nag-aaway na sila kasi nagtatalo na dahil sa donation nga yung iba, pinakula, hinking, ganun. So, ang kilala ko talaga doon, yung talagang ano dyan, si Myra Cataneo, tapos si Mary Ann Briones, yung nagpakilala, hindi pa ko sure, nagpakilala na anak ng pamangkin ng mayor sa Butuan, si Marjorie Beso, tapos sila Maan Adorna, real name yan, sila Rodel Jaime, si yung isa na sila, ang iba, sila Jean Lopez, yung mga real name rin yan, no? Yun yung mga kasama ko. At saka, ayaw ko na lang i-mention yung kapatid ko na involved din sa Liberal Party at involved din sa mga plano rin, no, na mababagsak ang ating presidente. Hindi ka ba mag-resident ng affidavit sa ano mo ngayon, sa sinasabi ko? Kung kailangan po, bakit hindi? Kung kailangan. Na meron sa iyo through MUA, may recipient, meron ka po kayo? Meron akong, yung sa December, hinahanap pa ng ano ko, pero meron sa, kasi tinext yun din, pinorward yung text ng Luiner, na yung bang ano ba, na meron na yung pera, tapos ipipick up na, pinagtatago ko yun, yung ano na yun, pero 35,000 lang yun, kasi yung iba na yun, binigay sa akin ng personal, at saka yung pinadala ni Myra Cataneo, meron yung mga resipo na nasa akin din. Meron yung iba sender's name? Oo. So, sa group chat niyo ba, wala bang mga malalaking personalidad sa AP? Sila Senator Trillanes, kasi meron din silang mga ano eh, meron silang mga troll account eh. So, doon kami dati nag-usap at pinagsasabihin kami kung anong ipapalabas, na ito ganyan. Tapos, pinag-advisean ako na sabihin mo na mayroong extortion doon. Nung bago pa nung mag-election, may extortion na nangyayari doon sa Davao. Para makumbins daw, kasi doon sila nagkukumbins, doon sa mga fill-up community doon sa US. Yung gumawa ng affidavit, ma'am, si Attorney Sabiola. Oo, si Attorney Jude Sabiola. At saka yung email ad niya, andito sa akin. Sa email ad niya, pinoward niya sa akin yung mga affidavit. Until mga 15 draft ata. Kasi pichine-check niya pa kung okay o aprubahan o hindi. Bakit kayo lumabas ng news? Dahil din po sa nakonsensya din rin po ako kasi lalo na pag sinasabi nila sa akin na yun, impeach na si Presidente, ganito ganyan. Tapos, deep inside kasi alam ko rin yung kabutihan ni Presidente Duterte. At saka kahit yung masal ko kasi was born in Mindanao, so sabi niya sa akin, ito na yung panahon para malaman ng lahat. So, supportive ako, or supportive yung family ko, kaya lumabas ako, pero bago ako lumabas, pinag-aralan ko muna kung sino ang lalapitan ko. At ang unang opsyon ko, isang media talaga ang lalapitan ko, which is ang Brigada News FM Davao. So, ilang araw na pinag-isipan mo na talaga i-divulge mo itong mga ganitong pangyayari mo? Almost mga months. Kasi 2 to 3 months kasi may mga pananakot sa akin eh. Sabi niya, pag ikaw bumaliktad ka doon, matatalo ka sa amin kasi sila daw from Atenean, tapos pare, mga kaganyan, no? So which is, sa inisip ko na rin, yun rin ang ginagawa nila kay Presidente. Sinasabi nila na matatalo si Presidente dahil sila magandang record kasi daw si Presidente Duterte, bastos daw, humanizer. So matatalo daw ako sa background ko daw. So sabi ko sa kanila, kaya nga kayo lumapit sa akin dahil sa background namin, dahil ni-research mo kami, di ba? Kasi kung mga matitino pa kami, ako, sila, si Mutabato, hindi kayo lalapit.
at hindi nyo madadala sa pera dahil lalo na kung taga rito, alam na alam kung ano ang kabutihan ni Presidente Duterte. Willing na rin akong humarap kung ano man yung instances dito, no? Pero doon po kung saan po ako nakatira ngayon, lahat po na mga kapitbahay po namin is supportive because they are also PRRT supporters. So, para sa akin, this is the first time na gumawa ko ng mabuti para sa sarili ko kasi I admit, no, yung inaano sa akin ni Father Elio, sabi ko, never naman ako naging mabuting tao, pero never din ako naging hypocrite na tao. Bago mag-declare si Presidente Duterte noong December, kasi yun nga, no, nagkaroon din ng away-away, no, noong time na yun, kaya nagtampo din ako, kaya na sumama ako doon sa kanila at saka convince din ang mga pamilya ko na doon daw ako sa Liberal Party mag-support. Ano kaibahan mo kay Matumato o kay Las Cañas na naritan ka sa Liberal? Ang sa amin ni Matumato at sa Katit, ang kaibahan is that nakonsensya ako kasi nakita ko ng affidavit ay hindi totoo, no? Ako si Matabato at saka si Las Cañas, pero mas worse pa man siguro silang dalawa sa akin. Puros kami, hindi maganda ang record. Pero sa ginawa ko ito, ito ang kakaiba. Dahil hindi ko talaga makayang pirmahan yung affidavit, lalo na ang content ng affidavit is lahat ang kasinungalingan. So for the first time, nasabi ko sa sarili ko na meron akong nagawa na mabuti. Hindi kaya masulit yung bayo sa iyo? Hindi po, kundi natakot talaga ako sa content ng affidavit na pipirmahan ko na. Mom, aside from Atty. Sabio, ito si Father Alejo, sino-sino pa yung mga personalidad na involved at saka ito si Trillanes, pati si De Lima, sino pa ba? Yung sa alam mo? May mga nakausap kami doon na mga Madrid doon sa Manila. Actually, dati kasi pag sa naming Madrid pare, talagang lumuluod ako, pero start no, na sila pang nagtuturo sa akin, itong sasabihin mo, ganito, ganyan, ganyan. So, para akong na-discourage din, kasi doon talaga ako sa kumbento nakatira, which is na doon lahat, nagdalhan lang ako ng pagkain doon, same thing rin, yun rin ang sitwisyon ni Las Cañas at sa kanila matapapos. Noong December kasi yung sa Raptor sa ano yung sa ano yung sa Raptor sinabihan ako ni ano ni Attorney Jude Sabio na sabi daw ni Chayo Kilin niya kailangan ng pirmahan yung affidavit ko para ipasa sa Raptor at saka sa Inquirer. Sabi ko sa kanila nga humahanap ako ng alibay, sabi ko, mamaya na, uwi muna ako ng Mindanao. Kausapin ko muna ang ano ko, ang kausapin ko muna ang pamilya ko bago ako babalik sa Manila. Sabi ko nga sa kanila, babalik ako sa Manila first week o second week sa January. But hindi na po ako bumalik. Ma'am, yung ano ma'am, yung pagbalik na di Las Cañas, andun ka ba? December pa yun ma'am. Actually, yun kasi sa kanya, alam ko, meron siyang problema sa medication niya, lalo na sa yung sa dialysis niya. So, how many times daw na lumapit siya kay Presidente Duterte na yung lang meron siyang inaano na mga business na makatulong sa kanya, pero hindi nabigay. Yung just like sa akin, yung napahiya talaga kami. So, yun yung mga dahilan sa mga financial na aspeto po. Okay, sino pa ba? May clarification na iba? Hindi ba yan? Diba, ang narilan mo pati sa laban ng Korea kayo dati is because meron kang request na hindi nabigay. Hindi kaya na yung din, may request ka na hindi nabigay nila kayo malikad ko rin? Hindi. It is because yung sa affidavit talaga,
Actually, yun talaga nag-away kami kasi ang sinabi nila sa akin is parang nagdadahilan na lang daw ako bakit ayaw ko signan. Sabi ko sa kanila, uwi muna ako sa Mindanao kasi nakakatakot yung content eh. Imagine, pipirmahan ko yun tapos merong involved na mga congressman, na mga malalaking tao. So sabi ko, uwi muna ako at usapin ko muna yung family ko. Ano pala yung in-expect mo from the start? Ano pala yung in-expect na pipirmahan mo from the start? Ano yung in-expect mo? Mild lang siya? Ay, yung in-expect mo nga lang sana, yung sana mild lang siguro, yung sa akala ko, yung sa yung nangyari. Pero at the time, nagka-idea na rin ako kasi meron din akong mga kasama na talagang Duterte supporter. Sabi nila, pasukin mo yan para malaman mo. Para pagdating ng time, yung sinasabi nila na may impeach si Presidente Duterte, meron kang mahawak na ano na katibayan. Ayon pong Miguel po na sinasabi nila na nagtagalibing daw sa yung sa lahat ng pinapatay ni PRRD at saka yung si Edet na nakausap na rin ng taga-Brigada News Team at saka ako at saka yung husband ko na gusto nga daw nilang mangyari is ako at yung husband ko DDS daw. So nagbiro ako sa kanila, hindi pwedeng maging DDS yung husband ko kasi hindi ngayon marunong maghawak ng baril. Ako pa siguro pwede, pero ang husband ko hindi yan pwede. So hanap naman sila ng ibang idea kung ano talaga yung dapat. Anytime po ma'am, para po sa kapwa Pilipino. And actually ngayon, very supportive po ang family ko, no? At sinabi talaga nila, for the first time na meron akong ginawang mabuti, yun lang po at ano po ang kalabasan nito? Message ko lang po kay Father Alejo, maaaring matalo po ako dahil sa pananakot niyo sa akin ngayon sa text, no? Pero, never ko naman sinabi na mabuti akong tao. Kaya nga po niyo kinumbinsi dahil sa background ko eh. Kaya niyo kinumbinsi sila sa kanya at saka si Montabato dahil sa mga background namin. Kasi kung matino kami, hindi niyo kami offera ng pera. At kahit i-deny mo at i-denyan, tatayuan ko yan kung kailangan ng affidavit, gagawin ko. Ma'am, may hanggang ka rin, ma'am, na may mga media na pinabayaran mo. Well, ayaw ko na muna i-mention ngayon, pero na-meet ko sila. Masyado kasing malinis sila eh. Katulad ngayon, mag-uusap kami, no? Ito ganito ha, magte-text ka sa akin, mag-email ka sa akin, ito ang sasabihin mo. Kundi, tatawag ako sa'yo, itong sasabihin mo sa akin, tapos mag-uusap tayo sa phone. So, nire-record nila sa audio nila, sa CP nila, kung ano yung pinag-uusapan namin. Kaya yung iba na gusto na sanang bumaliktad, pero natatakot sila kasi ang panakot ni Junel na stop ni Senator Trillanes, meron tayong record sa CP at sa cellphone at sa audio. So sinabi ko sa kanila, importante, hindi tayo pumirma sa affidavit kasi ang content ng affidavit is nakakatakot talaga at saka hindi na maganda. Yung ano ma'am, yung sa kung may nilalaman ka, may kung may media ba na binabayaran, like yung sa paglabas ni Las Canias na may mga media na binabayaran, di ba? May mga issue na gano'n. Kasi ang sabi nila, mayroong mga media na sa kanila. Oh, if most especially sa international na mga media. Kasi noong December sana, gusto nila ako ma-interview ng international media. Pero medyo notorious din ako. Naghanap talaga ako ng para. Huwag na muna kasi hindi ko pa binirmahan yung affidavit. Dikirmahan mo. Mamaya na muna dahil pag-uusapan muna namin doon sa Mindanao. Pero ayaw ko talaga dahil sa delikado yung nakakontent doon sa affidavit. Yung isa talaga, nakita ko siya through meeting. Isa siya sa media sa Inquirer, pero ayaw ko na munang i-mention yung pangalan. Kasi kung parang ako, ikaw? I mean, kung parang kay Bato-Bato, kay Las Canias, na nasa yung mga nanan, makonect mo ba kay Presidente? Pero ikaw, bayit mo ka. Ano, gusto mo pagsunod sa inner circle with Juan, ni DPRID, or Dili man po ako ang nag-ihon sila. Kung sila ang nag-ihon sa kuha. Oh, sila ang nag-offer sa kuha nga mas maayo na ikaw kay connected ka kay Pilar Braga. Tapos nakabalo sila nga na ako'y number ni Kuha. Na ako'y number ni
anak number ni Sir Bongo, huwag katong mga picture lang ilang ibasihan. Mora to ang picture ilang ibasihan na anak na picture together with PRRD. Mora to ilang ibasihan. Isa po, kaya ilang pong gilitan ako po, no, kaya ilang nang gina-background check, kay nakapos man to ang ako ang pangpangluod po kay Presidente Duterte. So, na-interview na po ni Sir Jun Digamon, ito po ulang ilang i-attempt po nung tayong interview ho, nga napoy pangpangluod kay Presidente Duterte ko. Kung isa pa, kung maayon po nung mga record po, dili po gud mo duulan. So, ang duulan ng gud nila, no, madali nila makumbinsi, katog yung kuan, katog yung kabalog sila na murag, tanan ako nila nga madali na nila makatagan. Ma'am, balik sa sinugdanan, kinsa gitong una nga taong ma-remember niyo na dito all this? Ang itawag sa kuha ay si Father Aleo. Ma'am, is this your account? Guillermina Barido Arsenas? Oo, mo na siya, mo na siya. Active pa rin ito ba? Oo. Alka na siya, dili na na kung siya nabuksan. Oo, so ambot lang no kay Gusay na may mga latest post. Ana diha. So, diha namugi ko yung kanang private account gud nga ako lang yun, kay kana siya siya ginagamit din siya atong election pa sa Liberal Party. Mao na. So, makita na to yung mga post mo na expressing your disappointment. Oo. So, huli itong mga pagkadismaya ni mo. Oo. Mao to, mao to, mao to. Okay, question. Oo, katong si Junel, oo. So, muna to sunod-sunod na to? Muna to sunod-sunod na to, September, October, November, hangtod pag December. Atong December talaga, kahit pagkita na ko sa content sa affidavit, murag kuyaw na kayo, moto nga ni backup ko kayo. Isan pa siguro nga, dilita professional, nakasagot man po tag-legalidad. Nakonsensya po ko, ako po muna una sila, hindi mo na mutuwa ang tao. Si Dili, mutuwa na, kay babae ko ka. Muna. Saan yung mga meetings na si Senator de Lima, ma'am? Noong December. Na siya din sa group? Oo. Ano yung mga sinasabi na din, ma'am? Yun nga daw. Pinersonal lang daw siya ni Presidente Duterte. At saka, lagi namin isipin na habang si Presidente Duterte is ang nakaupo, yun nga daw, wala daw ng power, so kailangan daw makaupo si ipili ni Lobredo. Alam mo na totoo yung laman ng affidavit? Oo, kasi kaya nga umabot ng 15 draft eh. Kasi habang ginagawa ni Attorney Sablo, pinapalook niya doon. Tapos, pabalik naman sa inip, pagpapaguhin ko naman kasi mayroon silang pinapalagdag. So, hanggang nag-second draft, nag-third draft, nag-fourth draft, hanggang naging 15th draft. Kaya umabot ng ilang draft yun. Ilang pages yun, ma'am? 60 pages? 14 pages. 14 pages yun. Kasi na-forward ko na po sa Brigada News na friend Davao yung ano nang affidavit ko. Okay. Question pa? Nick, awit? Awit? Wala kay question? Wala na. Okay. O sige. Akong gigikuan, anytime. Kung na yung lawyer, mag-execute ko. Anytime. Okay. So wala na yung clarification pa? Okay. We would like to, yes? Okay. Can you share more to us, ma'am, the affidavit? Salamat.
ni siya, no? Katong mga gi-email sa kuha. Dala, ha? Oo. Sa attorney good sa iyo na, no? Picture. Ay, napatay, napatay. Napatay, napatay. Mami, tatok mo sa labisan. So far, hindi mo. Ganyan, ganyan, ganyan. Oops, 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 oops. Share sa page na, ha? Sa kontanan. Wait lang. Kung namin mga photo, share sa page na yun. Ma'am, dire po, ma'am. Ay, namatay na po, ma'am. Namatay naman. Ma'am, namatay. Picture po po. Sige. Ito naman, ma'am. Ito lang, ma'am. Hindi, lagi siya. Wala po. Hindi mo maklaro pag siya ngayon. Tapos hindi ko po makanin. Palayo na yun mo. Naman ko layo. Tanawa. Ma'am, pwede ka maka-open ako sa akin, ma'am. Tara na ako. Tara na ay ikuan ba? Ako na i-share it. Share it, ma'am. Hindi ko yung magpaan sa Ito sa mga pinag-aaral. Asa brigada? Ano brigada? Yes. Ayan, Papa. Bumburadyo. Bumburadyo. Brigada mag-vote. Ayan, Papa. Tuloyin na po po. Gawin ko ng pag-a-sisil po. Hindi mo tayo mag-vote. Baka sa mga sa Malaya. Pwede ba ba niyo kung kamukha? Okay lang. Kamaya ang hunter. Yung pictures ba? Ma'am, dilima.
Pagod na niya, may ka na. Photo, photo. Oh, okay, last comment. Ito yung panorama daw, para makakalala. Asa na si Bon? Asa si Sabios? Panorami? Lapit ka pa ganun naman. Pagkakas para may ganun. Ano lang. Dota itong rotate, ma'am. Ang guys. Wala pa, wala pa. Dali lang ha. Tawag si Maitas mo ba? Wala. Wala. Dali lang ha. Wait, Ana siya. Dali lang ha. Ma'am, iana gamay ma'am. Iana ma'am, ipahit ka ma'am. Tama na telepon, tama na, mag-telepon. Tama na yun. Dala ko ikaw ang handle. Tama, dali lang ha. Telepon, mag-telepon. I'm going to go to the house. I'm going to go to the picture. Katong duha mo ni Alejo. Hunter! Okay ka na? Wala na yung picture doon? Wala na yung picture, ma'am. Makataas pag-caller o walang pag-hits. Ma'am, yan na, ma'am. Pahit na, ma'am. Okay ka na? Wala si Sir Sabi. Alejo. Pare Alejo. Light pass ko daw. Okay. Hindi ko yan. Sabi ko na lang. Ha? Wala doon? Alejo. Okay na? Paano na ito gumay, ma'am? Ano? Naka-jacket ka, ma'am. Ika, boy. Ma'am, napalong, ma'am. Kusog ng aircon sa Brigada 1. Buhala ko ng outfit sa mga whistleblowers. Ang karalang, isa na jacket. Abinghar. Ma'am, kusog ng hindi gumay, ma'am. Abinghar lang. Kaya kayong picture ang ito ng fire, ma'am. Ihatag pa daw sa rock club. Sa rock club. Ma'am, lang sa cellphone, ma'am. Ma'am, lang sa cellphone, ma'am. Cellphone mo ni, ma'am. Tama ka pala sa pinichay. Marlon Ramos? Tama ka pala sa pinichay. Salit niya. Okay, are you done? Kailangan, guys. Kailangan na ito, ha? Is this kayo sa pahala, ma'am? Nakuha sa Guillermina. Iman? Parino. Arcillas. Okay, we would like to thank Ma'am Grace Arcillas. Thank you, ma'am. And we would like also to thank Sir Jim Bigamon, Brigada News FM. Thank you for bringing us here. Salamat po, ma'am. Thank you. Thank you. God bless you, ma'am. God bless us all. God bless us all. Announcement, press con sa DICT, DICT, at saan ito? Oh.
Okay, so Luxury Press Corps, okay, sa Kanato Hall, ABLCT. Sige, sige. So, let's go there. Magkaroon ako si Father Sabio, ang una ni contact si ako. Attorney Sabio. Si Father Alejo. Father Alejo, dito. Paunsa niya na ko yung number. At through sa kanang mga kauban na mo sa LP Group. LP Group. Pero sa ka, usa ka kadugay sa LP Group? Chat group lang na. Pag-ulang, 2015 pa lang. Sa election. Itong bagong mag-election. Paunsa ka na sa LP? Sa LP. Nai-relasyon si Presidente o Ambassador, which means si Binay Braga. Karelasyon sila, may katusang sila. O, mo na sa Pidabin. Isa na, ma'am. Ika, magkatawag ba ayo si Presidente Ana? Mo bitaw itong mawala din ako pirmahe. Kaya ako, bukoy mo ko. Pero katong content, good, nga nakita din ako itong content sa Pidabin, nagiling na gini mo. Kuyaw kayong nakakontent sa Pidabin. Sa'yo yan, ma'am. 1576. Ano ka na-create, ma'am? Gusto mo yung location city? Isa lang sa city. Confidential sa city. Akong balik yan, ma'am. 0916-157-9623. Money mo ha mo. Balita po na kinalawan ilang CJ? Mm-hmm. 17. Isa yung oh, siyempre diretso na. Kung sorry nakita din mo na. Ano din actually ang ginamit niya lang kasi nakalagay ko no. Tapa ako ba? Journal ng staff. Pero ngayon, ma'am? Ngayon, bumalik na lang kami. Business. So, ano ma'am, lending? Hindi, yung party sa mga pagkain. Titiring? Hindi, yung mga sa mga school na mga pagkain. Canteen? Nag-deliver lang mo? Ito yung attorney. Anong mismong email niyan, ma'am? Kailan yung husband, ma'am? Pag-deliver siya na rin. Ano lang siya, ma'am? Mas po email address niya ito sa shopper. Picture din ako, ma'am. Naman siya kay, paano mo, sir, kung sa Pidabit daw, sir, to phone? Pwede ko sa station. Pero nasa yung email. Kasi may bad news. Confirm to do something. Pero naman. Just a screenshot.